po ay nagbabalik dito sa Calax, no? At dito nga po ito banda sa may Imus, no? So ito nga po yung malapit sa munisipyo or city hall ng Imus, no? And also dun nga sa MPT South Hub, no? So na i-cover nga po natin to the last time, itong alignment na ito, no, ng Open Canal Interchange. At kung maalala nyo nga mga paps, tayo nga po ya nagsabi noon na sana ya mabigyan din tayo ng pagkakataon na ma-vlog itong MPT South Hub. So maybe mga paps, makagawa sana tayo ng separate vlog dyan sa MPT South Hub, no? At napaka-interesting nga po talaga ng yung alam mo yung command center nila sa loob, kung ano nga po bang ginagawa dyan. Well, hopefully, no? Sana mga paps. At ito nga po, na andito na tayo ngayon para nga po i-vlog natin itong MPT South Hub. So sana nga po ma-enjoy ninyo itong ating pag-cover ng kanilang command center dito nga po sa Imus, Cavite. And by the way guys, no, kasama po natin yung tatlong gwapo at nagagandahang employee ng MPT South Hub, no. So si Sir Fred. Sir Fred, again, thank you po sa pag-invite sa akin dito. Yun, no? And si Ma'am, Ma'am Amy, and hi Ma'am Bea. So nice. So sila po yung mag-guide sa atin ngayon para pakita nga po itong magandang office nila, no, dito nga po sa Cavite. So first off pala mga paps, no, itong panel na ito is solar, no? Solar panels po. So 97% ng electricity nila is dito nang gagaling, ano? So 3% na binabayad sa Meralco, no? Which is sister company naman ni Metro MVP, ano? So yun nga po, no, napakalaking bagay nga po ng mga solar panels na ito, no, above the parking area nila. And let's go. Pasok kayo sa loob, no? Yeah, yun nga pala, na-awardan sila noong 2020 itong lead gold, no, for yun nga yung energy nila, no, environmental friendly na
design no, ng office na ito. Okay. Naka-rolling ka lang, sir. Ah, may load pa naman to. Okay, so punta muna tayo, sir, din sa ano, sa Hive, yung aming recreational building. So itong main building namin, ang tawag namin dito Hub. Mm-hmm. Tapos yung recreational building namin sa likod, ang tawag naman namin Hive. So Hub and Hive siya. Ano yung nasa, well, anyway, makikita ko naman mamaya, no? Kung anong meron sa Hive. So ito, sir, bawat floor, iba-ibang department. For example, dito sa ground, sa lower ground, ito yung lower ground floor. So dito yung aming right of way, yung service, okay. yung provider namin for services. Right of way meaning yung acquisition ng mga right of way? Ah, okay. Dito sila nag-o-office, sir. Ah, okay. Tapos ito, may clinic. Wow. Dun sa dulo, sir, mayroon kami mga training rooms. Training rooms naman yung mga nandiyan. Sir, dito na yung papunta sa Hive. Ah, okay. Lahat yan, ano pa rin, solar, Lahat ng parking areas po namin, naka-solar panel. Kaya kasi yung araw, lalo ngayon, di ba? Oo, sobra, grabe. 41 yata tayo, kahapon, 41, 42. Ah, okay, may isang building pa pala dito, no? Yes. Ano, mas bago-bagong building, mas nahuli na siyang na-construct kasi sa main building na ano. Nasa likod kasi tayo, no, ng main building, no. Ito ay 2022, sir, na construct. Ito kasi 2021 kami lumipat dito sa office namin. Ito siya, 2022. Ito naman, sir, yung recreational namin. Dito yung basketball court. Ah, okay. May mga gym, may mga antog doon, training rooms din, sir, na aircon, air conditioned. Eh, basta po tayo. Thank you. Good morning, sir. Good morning po. Oh, nice. Pwede po pa-on yung lights. Okay, so gamit na gamit yun naman to. Oh, sir. Every, ano yan, may schedule kami. Kunyari, Monday, Wednesday, Friday, badminton. Tapos Tuesday, Thursday, basketball. Every after office hours yun, sir. Galing. The Hive, so, no? Kahit sinong employees pwedeng sumali. Ayan, katulad yan, sineset up na nila kasi mamaya siguro merong maglalaro. Kahapon ba? Nung nakaraan, nung Wednesday. Ayan, may maglalaro. Badminton tsaka basketball. Meron din kami, sir, minsan nagzo-zumba din kami dito. So, at least, no, yung inyong physical activities. Yes, sir. One of the initiative ko ni HR talaga is yung wellness ng mga employees. So, we also have here po dun sa third floor, ay PSD gym po. Ah, okay. Every now and then po, pag may mga employees po na gustong mag-gym po, mag-lunch break. Yan. Or after office. Gusto mo, sir, akyat tayo? Pababa ng carbs na. Oo. Gusto mo akyat tayo, sir? Kayo ba? Okay. Sige. Wala lang elevator, sir. Okay lang. So, for the warm up. Akyat kami sa gym. Sa gym. Thank you, sir. Tapos yung mga ibang events din namin, sir. Dito. General assembly. Yeah. Ilan kayong employee dito? Ang dami niyo rin siguro, no? Dito sa hub ko, mga nasa 200 plus, 300. Pero sa field, marami po. Kasi meron po tayong mga toys. Mga toys. Tapos ang operation niya is 24/7 din. Oh. Yung ganda ng view, oh. Medyo, ano pa, hindi pa kompleta yung equipment niya. Unti-unting nagpo-procure ng mga bagong equipments. Galing.
Ito pala yung mga toilet. Ay, mga ano, shower room. Shower room, changing room. Ah, nice. Shower room. Ako may mga ano din dito eh. Ang locker. Sleeping quarters, meron din kayo. Ayun, nawala. Ah, okay. Gusto ko nga rin sa ano. Kaso more sa call center kasi ganun eh, no? Oo, kasi ito yung mga pang-dabis. Ang nag-24/7 lang namin dito, sir, yung aming mga TCR and traffic control room. Okay, oo. Pupuntahan din natin. Napapadod ko nga bigso yung live dun. Oh, yung live feed nila. Ano yun for the entire MPTC na? Hindi po, Calax lang. Calax lang. Si MPTC po kasi, ano, si MPT South ay subsidiary po ni MPTC. So, under ni MPTC, meron LX Corp. Ah, okay. So, LX Corp naman po, yung sila rin nag-manage sa LX SEDEX. Mm-hmm. Kami MPT South, sa Calax Cavite, at saka po yung... Nasa South lang, ano? C5 Link. Ah, yung Cavite C5 Link. Malapit-lapit na rin yung C5 Link, ha? Laki na ng... progress doon ah. Yung sa may ano sir, sa may Cavite. Oo, sa ibabaw. And point ka namin sir ah, pagka mag-opening daw. Ay, naku yun, alam mo. Ako, nag-vlog ako, nag-start talaga ako. Nagbigay ng inspiration sa akin, yung Calax. Ito naman sir, pakita lang namin. Ito yung, wala nga lang. Ito yung electric charging namin for vehicle. Oo, oo. Yung mga pickup nyo, meron kaming mga, ayun, meron kaming mga vehicle na fully electric na. And meron kasi, wala lang yung patrol. May patrol vehicle kami na isa na SUV na fully electric. So, dito na namin siya sinocharge. Ito, sir, 1%, 1 minute. Ah, bilis lang ah. Oo, itong priority kasi medyo mas fast charging siya kaysa dito sa backup. Backup. So, bukod dun sa patrol sa mga SUV, sir, na nakita mo na electric, meron din kaming mga van. Wala lang din ngayon, baka ginamit. Mga van naman na for employees. No? Tatlong van na fully electric din. For shuttle service naman ng mga employees. So, yun, dito rin namin siya charge. May mga access lang nito, yung mga fleet drivers namin. So, ito tap. Tatap yung ID nila dyan. Tapos, ganyan lang nila. Saksak nila. Parang Tesla, no? Yes, sir. Kaso wala pa masyado sa atin dito, no, Tesla. Okay. Pero marami na rin charging hub dito sa atin, sa Vermosa. Oo, marami na rin. Even yung mga McDo, sir, di ba, nag-aaroon na sila ng mga charging stations. Galing. Ayun. So, ang plan ni MPTC, sir, buong company, kapag yung mga vehicles namin na diesel-powered, yung fuel-powered, pagka dumating na yung time na kailangan nyo ng palitan, hindi na fuel yung fuel-powered na nasa sakin yung ipapalit ng mga electric. Yeah. Ito sir, kaka-acquire lang namin yung sa dulo, pero yan ay Nissan, yung EX ba yan? Itong sir, ito. For alam ko, security vehicle namin ito sir. Wala pa lang siyang sticker. Sticker, e-power na. Oh, pero ano siya, hybrid siya sir, hindi siya fully electric. Oo. Both gas at electric, no? Ganda. Ayan. So yan, yung mga panels na yan. Total yan ay 1,100 plus na solar panels. Total na nakakabit dyan. Tapos bukod dyan, sir, dun sa taas, dun sa bubong, meron din dong ano. Sa main building, solar din. Solar din. So pasok na tayo, sir, sa main building. Actually, yan nga yung pinopromote ngayon ni MVP, no? Oo. Yung mga employee niya, starting from PLDT, nag-o-offer na sila ng solar panels. At sa mga employees, sir? Pwedeng i-upet so sa bahay ng mga employees? Sa bahay, oo. Yun nga lang, masyado siyang costly. Pero in the long run naman kasi, siguro yung ROI mo yan, mga 4-5 years siguro. Mahal. Magpapakabit ka, daang liit to. Sa residential lang na, siguro mga 50 square meter na bahay, nasa 300,000 eh. Nakikita ko yun sa Facebook. Pero di ba, meron pa kasi lang in-offer na monthly installment. Ayan, sa mga employee. Ayan. So later on yan, for sure, ma-acquire din ng MVP yan, tulad ng internet, di ba? Lahat meron na, and mostly PLDT, di ba? Later on, yun na, sa mga solar na, residential. Ito sir, kung makikita mo sir, yung design talaga ng building, puro siya glass.
Mm-hmm. So para hindi na rin gagamit ng ilaw. Ilaw? Oo nga no. Mostly nakapatay na, unless siguro pag madilim, maulan, talagang bubuksan. So, hindi na bubuksan. Ganda ng facade yun, no? Oo. Sobra. Sir, okay tayo. Punta tayo ng ano, yung control room. Traffic control room. Mm-hmm. Kakalipat lang din na doon ng mga patrol namin. Kasi that before, yung mga patrol namin, mga TCR, specialist ng tao sa kamay. Nandun sa Calax, yung Mamplasan, sir, kung nakikita mo yung building na sa may Mamplasan. Okay. Mm-hmm. Nandun sila. Nag-office. Ngayon, nung nagawa na tong TCR, lumipat na sila dyan. So, lahat ng CCTV dyan na mag-view. Dito na lahat. Mag-elevate na lahat. Ay, gusto mong makita yung canteen namin pala, sir? Pero, pakita namin din, sir. Ito yung service provider namin. Sister Camp, ano rin yung subsidiary din ng Metro Pacific Tollway Service. Sila naman yung nagpo-provide ng mga services yun nga, yung mga fleet na pang-employees. Maintenance. Maintenance. Ito naman yung sa aming walkway. Nakita mo yung mga ano, yung mga mapa na acquired. Pag green, acquired na, ganun. Okay. So yung mga may kulay, hindi pa acquired na. Medyo nahihirapan pa, sir. Ito ang aming canteen, sir. Talaga, 2-hour canteen. Mm. Oh, ganda. Diba, parang Starbucks cafe. Ayan, pagka may coffee break, kahit mo sa labas, pang lima ko yun. May alfresco po, ganyan. Oo nga, no? Merong ano, no? Merong alfresco, no? Alfresco. Pag hindi mainam, pwede. Pag umaga. Ha, kung ano nga, isa eh. 3 p.m. yung tambay ko. Ganda. Muni-muni ka. Elevator na lang tayo, sir. Okay. Tapos ito, sir, kung mapapansin mo yung mga lights, diba, inalign namin sa design ng room lights. Oo, nga, no. Para siyang yung lamp ng room. Third floor muna tayo, tapos pa second floor. Doon naman ako office yung mga bosses. Yes po. President ng MPT South, sir. Then kapag nandito po si Sir Babes, yung ating MPTC President, dyan din po yung office. Then so, yeah. Ito naman yung kanilang room. Ang board room. Meetings ng mga executive. And then kapag may mga bisita po tayo from the local agencies po and sa mga PRA, mga partner agencies natin, dito po siya ginagawa. Ganda naman. So here, yung alignment ng Calax. Ah, okay. Ano lang kaya sir? Ando na yung subsection 1. Ito yung co-connect from Open Canal 2, Kawit. Pawan. Mm-hmm. So itong building na to, kaya siya tinayo dito kasi tabi siya ng Kawit. For now, di pa lang makita yung sense kasi siya, hindi pa siya tapos. Operational. Mm-hmm. Kaya kitang-kita, ito yung live talaga. O, kitang-kita talaga dito siya. Ganda ng view, no? Mm. Yes, sir. Galing. Ito pa sir, mayroon pa dito ang isang ano, pasabog. So may pasabog kami. Ito, pindot natin dito. Dali mo itong pindot dito. Isama mo sa vlog, pindot din niya siya. Yung sun red? Okay. Yes, sir. Isa pa? Yeah. Ah! Dito naman yung view ng TCR room. Ah, okay. TCR, ano,
Ito yung tinatawag namin, sir, na traffic control room. Ito yung nasa second floor na tinutukoy namin. Pero may view din po kasi ito dito sa taas. Sa mga executive, no? Sa executive. Para makita nila, just in case na gusto po nila na ipakita sa mga stakeholders or during their meetings po kung ano yung mga updates dito sa Calax po natin. Kasi real-time siya, sir. Mm-hmm. Yan. Galing. Ayan, katulad yan. Sa Calax ngayon, umuulan. Oo nga, no? Umuulan. Ito, itong nandito ay Cavitex. Tara, baba tayo dyan, sir. Ma-meet mo yung ating mga PCR specialist. Ano, mapipindutin ko ulit? Ayan, sige. Pindutin mo. Galing, oh. Oh, ganda. So, ayan, pagka bumibisita dito yung MPTC president namin, si Sir Babes, dito sila nagbibigay. Ano mga executive? Mantong, Execom. Mm-hmm. Baba po tayo. So dito yung mga yan, nung naroon siya ng mga bosses. Dito si Sir RLI, yung president po namin. Dito naman, Finance. Okay. Finance. Duty-free ka ngayon, sir, ngayong araw? Oh, naman, everyday naman, during weekdays. Free naman ako ng 9 to 4 palagi. Magkaso pa sinabi dito, 7 to 4. 4. At least hindi sabay sa rush hour mo yung pauwi, no? Oo nga, eh. Hindi lang ka nakaka-accommodate, sir, nung nakaraan. Kasi punong-puno rin kami ng meetings, sabi mo. Mondays to Wednesday. Mm-hmm. So lahat naman kayo taga Cavite? Hindi po. Mayroon din dito. Ah, okay. Hindi kayo, ma'am. Cavite rin kayo. Ako po, taga Cavite. Saan? Diyan lang sa Rosario, sir. Rosario. Dasma. Ikaw, ma'am? Molino. Yes, okay. Akala ko maliit lang ito nakikita ko sa FB Live nyo. Akala ko maliit lang siya. Laki pala, no? Morning. Good morning, sir. Mga PCR specialist din natin. So, yun yung view kanina, no? So, sila yung magmamonitor pag kami mga aksidente. Itatawag nila sa patrol. Pero sila dito yung radyo. Ang laki pala niya, no? That's ano po, 24 pieces po ng 55 inches ng LED. LED. Ganda. Wow. Ano sila dito, sir? 24/7 shifting. Mm-hmm. So busy-busy nung pag gabi, may pang mid-shift at GY. Okay. Nung Holy Week, grabe siguro. Mm-hmm. Sila may paso pa, may wala. Wala. Wow, office na. Ganda. Okay. Napunta naman tayo sa dun sa room na sa office namin. Mm-hmm. Kami po ay under ng communications and stakeholders management. So kami yan, kami sa mga press releases, sa media relations. Kayo yung nagre-reply mostly sa FB, yung mga inquiry. Sa FB, yung reply ko, meron po kami sa ring provider na under din ng Metro Pacific Company, yung One Hub. Mm-hmm. Sila naman yung parang customer service namin, provider. So sila lahat ng sumasagot sa Facebook, sa comments, sa hotline. Pero maganda yung sagot sa Facebook kasi ano siya, yung hindi mo siya masasabi na robotic. Tapos yung mga content naman doon sa Facebook, na kung nakapapansin yung mga posts, sa amin naman po yun, sa kami, dito sa department namin. Okay. Yung traffic update doon sa kanila sa PCR. Kunyari, as of 7 a.m., light traffic, na sila nang nag-aamit. So, ito pa yung aming team, ang tag sa amin sa CSM. CSM, no? Communication and Stakeholder Management. Okay. Thank you. Good morning. So, good morning. Good morning, sir. Alright. Si Sir Joey ng Progreso Pilipinas. Hello, good morning. Tsaka yung Metro Cavite and beyond.
Good morning. Sir Manny, welcome po. Thank you. Thank you for welcoming me. Miss Donna, branding. AJ ang aming graphic design artist. A graphic designer. Kasama po natin siya mamaya sa Talax. Nice. Mamit ko rin po sa iyo, sir, si, ano, si Miss Joanne, yung aming manager. Hello. Dito naman, sir, nag-office yung aming vice president for communications. Hanapan naman siya ngayon. Apo. Teka lang. Ito na si Miss Joanne. Hi, good morning, ma'am. Good morning po. Nice meeting you. Thank you po sa pag-accommodate. Thank you. Welcome po. Thank you rin, sir, sa ano pag-promote ng mga projects. Ay, so, daming vlogs yun ni sir. Puro Cavite, no? Talagang Metro Cavite and beyond. Ay, totoo. Sana follow nyo kami, ha? Oh, Metro Cavite, ha? Si Fred po sa social media naman talaga. May nag-handle nung Facebook account, Cavite and Calix. And thank you for sharing nga pala yung isang vlog ko sa section na 3, no? Sa Governor's Drive. Access tayo sa Oo nga. Thank you very much po. Tara, sir. Ano, Jay? Ano ka na? Game na? Tara, sir. Bigyan lang ito ng safety vest tsaka ng okay. Hard hat. Kasi punta tayo sa construction site. Tagasan, sir. Dito sa Bukantala lang, sir.